market na, may vertical garden, they call. And nagkaroon siya ng mga elegant lamp. Welcome to Calax. Benda dito. Pinibula na dito. Punta tayo sa north. Hey guys, punta tayo sa Bon Pasig. Sa ng konti. And nagkaroon kayo na dito. Pwede magpapik. Line at wow, 60. Kalain mo ba na sa kumila ko? Good day, mga kakawad. Kirino Avenue po tayo ngayon. Sa Manila po tayo. Ano tayo ng shortcut? Puntang Divisoria. Yeah. Galong Street. Papuntang Makati, Guadalupe. Laging to. Ayan, kung sino nakapamilya dito. Dating nakatira or yung mga nagtatrabaho dito. Ito na ang itsura ng Quirino Avenue dito sa Manila. Dito ako sa corner ng El Guinto Street. O, di El Guinto. Pwes na tayo sa Pasa pa Top Avenue na tayo. Yan yung Quirino Station ng MRT1. Pagpasok mo dito, ayan, may mga bus stop, may mga bollards, complete
large tent. Para sa mga bikers siya. So dito, napapansin ko sa Manila, maraming traffic enforcers. Dapat doon talaga sila sa visible talaga dapat sila. Hindi na sinakpil na ako. Kasi ano ba ang silbi nila kung magtatago ng mga enforcers? Dapat nga, enforcers, pag sinabi ng enforcers nga, mag-guide sila sa mga ano, sa mga motorists. Hindi para abangan yung pagkakamali, para pagkakamali mo tsaka huliin ka. Dapat ahead of time nakikita nila yon na pag medyo magkakamali yung motorist, i-guide nila. Hindi yung hihintay nila magkamali. Kaya nga nandun sila para ma-less yung ano, yung mistake. Ma-lessen yung mistakes ng motorist. So yun dapat ang enforcers. Hindi yung nag-aabang sa kanto na upo. Para meron silang pain. Pag gumalaw yun, tsaka nila huhulihin. Parang yun yung kadalasan. I hope na bago na dito. Sana lang. Sa kalakaran din sa Metro Manila. Ayun. Ayun sila. Dapat kita talaga sila. We should enforce the traffic rules or guidelines. Ito po ang traffic flow Friday dito sa Manila, Top Avenue. Okay. Mapapansin niyo sa bandang kaliwa ko, madami siyang ano ba tayo? LCD screen? Interactive? Sa mga advertisement. And everywhere here in Manila, makikita nyo ongoing yung mga construction. Siguro bibilang kayo ng 6 months. Magugulat na lang kayo ang gaganda ng project dito sa Manila. Magaling, magaling sila. Galing ang City of Manila sa panahon ni Mayor Sco Moreno. At marami pang ibibigay ito. Marami pang darating na projects. Kasi mula nang umupo yan, halos hindi naman tumigil yung pagbabago dito sa okay, pag nandito kayo sa tapat ng PGH, huwag na kayo kumaliwa. Ay, huwag na po kayo sa kaliwa, kundi kayo kakaliwa. Tulad niya, no? Nahuli ng ano? Forcers. Na pumuesto siya sa kaliwa. Supposed to be na pakaliwa yung going to PGH, so U-turn. Pero ang nangyari, hindi siya kumaliwa. Dumiretso siya. Kahit dito, yung papuntang DOJ sa Padre Paula. So, huwag na kayong mag-take ng risk na umuwesa sa kaliwa, kung hindi rin kayo kakaliwa. Very visible po dito yung mga ano, enforcers sa Top Avenue. From start tayo sa Crino, halos bawat kanto may enforcers at may kasama pang police. Padre Paura,
Then malapit na tayo sa UN station. Dapat yung enforcers talaga. Hindi nakatambay sila, nagkukumpulan sila sa isang lugar na parang mga bubuyog. At nagkukwentuhan, once na ano, may nagkabalik, para sila nakakita na nakakuha na ano, alambat ng isda. Traffic talaga ngayon kasi Friday, Quiapo Day. Energy nila. Mahirap din kasi yung trabaho nila, nasa kalya sila. Init, lamig, busog. Tapos minsan mamumura ka pa ng mga drivers. Hindi naman dapat ganun. Yan, yung mga isa sa mga sinasapit ng mga sa luneta na ako sa kaliwa, tapat na ako ng luneta at nandito na ako sa Ayala Extension, Ayala Boulevard, ay yung National Museum. Then magkakaliwa ako, papunta ako ng City Hall ng Bali Arosera sa Arion Avenue ba? City Hall. Mali na City Hall. And nandito tayo sa Burgos. So far, ganda ng traffic flow dito. Friday ngayon, ha? 8:31. Ayan yung Lacson underpass. Hindi pa kayo napupunta, subukan yung pumunta dito sa may ano, sa Manila City Hall. At ayan yung nasa kanan ko, ayan yung kartilya ng Katipunan, God Andres Bonifacio. Madaming nag-improve dyan. Dami, napakarami. Dami pang ibibigay na itong Manila na to. Itong city government ng ano, Manila. Oh yeah, papunta tayo ng Divisoria. Ito, West Bridge. Dito sa may Liwasan Bonifacio. Nakikita yung mga ilang-ilan mga vendors pa dito, pero hinuhuli na yun. Okay. And hindi na tayo sa West Bridge down to Jones Bridge. Na-renovate na to. Ayan, makikita nyo dito sa gitna, may vertical garden, they call. And nagkaroon siya ng mga elegant lamps dito. Ayan siya. And meron din construction sa ano, kabila. Friendship Bridge yata ito.
eto yung Jones Beach. So marami na rin nagpapa-prenup dito. And ayan po yung Filipino-Chinese Park, the Friendship Park dito sa Skolta na yan, kanan ko. Hello Philippines. So dito marami na rin nag-vlog dito na mga bagong restaurant. Actually, yung mga ano niya, yung mga structure niya luma na na tinelope. Pero bagong ano, bagong management. Bagong tayong restaurant. Hindi nang bagong pa yun. Bagong management. Bagong restaurant siya. Mga daming coffee shop. Yung mga bangko na kinonvert. Yeah, newly converted na ginawang restaurant. Madami dito sa ano. So, one of these days, makikita natin yan. Pag meron tayo pagkakataon. And makikita niya dito ay yung dragon lamp or dragon pose. Yan. Ano, tataka nga ako bakit inano sa gitna. Siguro sa my own opinion, ha. Kasi lahat dito is puro establishment. Then nag-aano dito sila, may pay parking din dito, left and right. Ngayon, ginawa nila, igidit na nila, since nagpapapark sila sa curb or sa side, ayan, sa isang, kinuha nila isang lane, outer lane, ginawa nila, ayan, no? Igidit na nila, para hindi na madaanan ng, ano, ng mga sumingit or what. So, parang parking na talaga siya. Diba? Kasi, tingnan mo yung, ano, yung logic. Bakit mo ilalagay yung lamp just sa isang lane, which is part of the road dyan. So, yun ang ginawa nila dyan. So, yan yung parking na meron sigurong, ano, may time limit na, may time frame. Let's say, good for 1 hour. Diba? So, yan yung, ano, yan yung purpose yan kung bakit ginit na yung ano, diligay sa road yung dragon lamp post na yan. And then, bakit dragon? Kasi yan yung ano eh, symbol ng mga Chinese eh. Animal symbol ng Chinese. As usual, madaming pumupunta dito. Madaming namimili. Kasi Divisoria nga na. Sinabi ng Divisoria. Dayang mura dyan. Sa galingan nila yung ano nyo. Paano kayo tumawad. Then ito, yung church na yan is San Lorenzo Church. Sa umpin na tayo. Ayun. Makita niya medyo maluwag. Pero mamaya masikip na yan. Maagap eh. Kaya tayo medyo mahal kasi parking doon sa akin. Laki China. Pasok tayo ng one room.
dito, Captain Chura, makapasok ka lang pag umaga dito sa Juan Luna, Divisoria. Ano ba ito? Binondo Sides ba ito? No, Binondo Sides. Makapasok pa kayo dito. Yan. Maluwag pa siya. Kasi based sa napapanood ko, non-negotiable itong Juan Luna na ito. Bawal ang vendors. Kaya lang hindi naman 24/7 may nakabantay dito. Kaya pag may clearing, ayan, nahuhuli sila. Pag kinukuha yung karito nila, madami pa rin. So, minsan kahit anong tinunong gobyerno mo, talaga merong pasaway. Laging katwiran, gustong kumita. Hindi na masamang kumita. Lalo, kung tama na. Kaya lang, pag inaayos, parang hindi nila ma-figure out kung paano yung si ayos yung negosyo nila. May ano din. May difficulties din talaga. Lalo din makasanayan hanggang sa naging kaugalian, from nakasanayan hanggang sa nakahiyaan tanggalin, hanggang maging kaugalian na, hanggang sinasabing tradition na. Parang ang hirap ng baliin. Ito, nasa kanto na ako ng Juan Luna. Kakanan ako sa Recto. Yan yung traffic flow dito this morning, Friday po to, 8:41. So maganda po yung biyahe ko. Kahit na medyo may mga choke point, pero moving naman, hindi naman talaga na-traffic kasi yung nakahinto. So, kaya dito na ako dumaan kasi malayo iikutan ko kung mag-ano mabansa ito. So, ayun yung Saler. Kumanan kayo. Hindi nyo 168. Dito medyo nakorek yung ano, yung traffic. Kung saan-saan nagbababa, saan-saan sasakay mga jeep dito. And sa kanan ko, sa kaliwa ko, Tutuban Center. Magpa-park ako sa 888. Doon sa may polis, lalayo, gagawin naman, ibabalagpag yung jeep, kung saan-saan magbababa. Okay guys, nandito na ako sa 999, si M. Recto, Claro M. Recto. Dito ako nag-park, medyo mataas lang ngayon na nga dito. Parking lot nasa fourth floor ata ito. Yung parking rate dito na dito walang flat rate dito sa si Divisoria. Meron dito sa kalye ang flat rate sa may side street. Kaya nakakatapad pa kami ito. So, dito yan. Ang style dito, kailangan
mabilis kang ano, mamili. Para hindi ka masyado masaktan sa ano, sa parking fee. Ito, pag naka 3 hours ka, so first, ano pala, first 2 hours, 50 pesos for every succeeding 20 na. Tumaas. So, almost 9 o'clock na tayo pumasok. Kailangan yung binisan ng kumibili or alam niya na dapat kung pupuntahan kung medyo matagal na kayo mamimili dito sa Divisoria. Kung tayo, pwesto na tayo para mag-alis tayo maka-alis. Okay guys, dito na lang muli. Nandito ako ngayon sa 999 Divisoria. Hope nagkaroon na naman kayo ng idea for para sa susunod yung mga lakad na pwede nyo puntahan and kung ano yung itsura para hindi na rin kayo maligaw. Okay guys, once again, thanks for watching po and subscribe. This is Pogod's Hymn.